So, ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Ayan, ayan guys, so, natin po tayo. At ngayon po ay maulan na Miyerkules sa inyo lahat. Tabing gabi. So, ayan guys, ayan, dito lang muna tayo guys. Ayan. So, medyo malabo ang ilang kasi malapit na mapundi. Ayan, and, so, kumusta kayo dyan guys? Malakas po yung ulan, ayan, at talagang napakalamig po ng panahon. So, ayan, ingat po tayo guys. Kung maaari ay huwag tayong lalabas. And be careful, ayan, lagi tayong mag-iingat. Nang palalabas kayo, malakas ang ulan at maulan talaga. At may bagyo po, ayan. So, ibig sabihin yan, malapit na ang dumating si Kristo, hindi natin alam. Ayan, ingat lang po tayo sa bagyo. Ayan, and huwag tayo matigas ang ulo, yan, makinig po tayo sa mga kinauukulan. Huwag tayong masyadong pagmataas ang pag-iisip, yan guys. Alam naman natin na hindi natin alam lahat, and ang Diyos lang ang perpekto at alam niya lahat ng para makakabuti sa atin. So, kailangan mabisang, ano, mabisang gamot dyan, solusyon ay magdasal, manalangin para sa bansa, sa ating lahat. Pray for our country. Ayan. And, yun lang guys, biyan natin. So, ayan. So, dito na po tayo guys para bigay na naman po ng mga ako lang tips. Ayan. So guys, kung kayo po ay buryong na buryong sa bahay, mag-ano lang kayo. Kung gusto nyong malibang kayo, mag-cellphone kayo or something. And manood ng TV or mag-vlog katulad ko. Ayan guys, so ayan, nakakalibang naman talaga mag-vlog. I-upload mo to sa YouTube, maraming manonood sa iyo. Ngayon, titignan mo yung mga komento nila kung nagustuhan ba nila. Saka huwag tayong masyadong ano sa mga tuwad, yung mga dislikes na yan pag hindi nila nagustuhan. Makapapansin lang yan guys. Ayan, ayan natin yan. Wala silang pakialam. Ganun lang guys. So, ayan. Basta maging totoo lang tayo sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawa. Ayan. Always love yung ating sarili, yung ating pagkatao, puro yun natin ang pagmumahal. Maulan po talaga guys, so, just pray. Yan, yan lang mabisang paraan para tayo ay ligtas lagi, ang magdasal, manalangin. At syempre, kailangan din natin maglingkod sa Diyos, hindi lang puro dasal-dasal. Kailangan din natin gumawa at magbasa ng Bible. Kung magbasa ng Bible, anuhin natin, isipin natin kung yung religion natin ay tama ba, nasa Biblia ba. Pero guys, so, kung tama ba religion natin, so, marami kasi nagsasabi sa akin na yung respetuhin yung mga paniniwala. So, ganun guys. So, ibig sabihin, kahit yung maling paniniwala ninyo, respetuhin namin. Diba? Kahit pasabihin yung hindi nyo kami pinupuna sa aming paniniwala, kasi wala naman pupunahin sa amin. Kasi, tama naman yung ginagawa namin. Kahit magtutol-tutol kayo dyan. Kasi kayo, yung mga paniniwala nyo mali, saka concern namin ay ang kaluluwa ninyo. Ganun yun. Kaya, kung kayo ay sinasaway namin na pinupuna sa inyong mali paniniwala, huwag kayong magagalit pagmamahal namin sa inyo yun para malaman nyo ang katotohanan. Di ba guys? Kasi masyado kayong binulag ng Diyos ng sanlibutan. Yung hindi naman totoong Diyos, nabulag kayo sa mga Diyos-Diyosan, bawal ng Diyos yan. Makinig lang kayo guys, wala namang masamang makinig. Kasi ako, galing din ako sa Katoliko, lumipat ako sa dating daan, lumipat ako sa nasa Biblia, ayan. So guys, hindi ko kasi pwedeng ipaliwanag lahat about sa aking religion. Ayan, guys. Kasi hindi yan para sa akin na magpaliwanag. Kasi meron kaming mga ngaral na
sugo ng Diyos na dapat magpaliwanag sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin, guys, magtanong para malaman nyo kung tama ba yan. Tanong kayo about sa Bible, kung about sa paniniwala nyo. Basta about sa pananampalataya. Yan. Tama po ba ang religion? Tama po ba yung lumuhod sa Diyos-Diyosan? Tama bang kumain ng dinuguan? Lahat yan masasagot yan. Sa Biblia. Ay, sa Biblia. Yan. Hindi nyo ba nararamdaman, guys, pag nagkakaroon ng mga ganyang bagyo or COVID, lumalala na yung sitwasyon ng bansa? Ibig sabihin po niyan, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ibig sabihin po niyan, maari, maraming tao nang makasalanan, matitigas na ang ulo, mayayabang, ayun. Eh, kaya nagkakaroon ng mga bagyo na ganyan. Kasi ayan yung sign ng nagagalit ang Diyos. Ayan, para sa atin, yung mga lindol, yung mga ipo-ipo, bagyo, malalakas na. Ayan, hindi nyo ba nararamdaman yan, guys? Kaya nagkakaroon ng ganyan sa panahon ngayon. Kasi ang dami ng taong matitigas ang ulo sa atin. Wala ng panahon sa Diyos. Wala ng panahon para alalahanin at pasalamatan siya sa araw-araw. May mga tao kasing ganun na konting ginhawa lang, konting kaalaman lang, yumayabang na, hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Yun, lalo na yung kayamanan, yung salapi, yan, yung mga kayamanan, yan, nagubulag sa tao na kalimutan ng Diyos kasi may kayamanan na siya, yumayabang na, ganun. Masama yun, guys, just to be humble. At lagi pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon kasi yung mga lahat ng tinatamasa mo ngayon, bigay ng Diyos yan. That's a blessing for you. Ha? Kaya huwag tayo magmayabang na ikaw lang, dahil lang sa sarili mo. Kaya ka nagkaroon ng billion-billion dahil magaling ka. Ganun ba yun? Walang ganun, guys. Ay, nako. So, just to be humble, guys. Huwag tayo masyado magpa-stress, magpa-ano dyan. Be happy lang, guys. Maglibang lang tayo sa ating mga sarili, yan. Yung mga gawain bahay, magpaka-busy, yan. Marami din dapat gawin sa buhay. Yan. Hindi natin kailangan ma-stress or mag-depress something. Yan. Sarap po ngayon matulog. Yan. So, yan. Ingat po tayo, guys, and just pray for our country, for our fellow men, friends, yan. Dasal na po lahat yan. Ayan, and yan, syempre ingatan din natin ang ating kalusugan at sarili yan, para sa ating guys. Ayan. So, yan, sa panahon ngayon, bahay lang tayo, stay lang tayo, tayong alis. Kung di naman tayo punta sa mga halagang mga puntahan, wala naman talaga pupuntahan ngayon eh. Lalo na sa ganitong sitwasyon, may bagyo, malakas ang ulan. Hindi dapat lumalabas ang mga tao dyan. So, yun lang. So, just keep safe lang, guys. Abangan lang ang mga vlogs ko yan. Lagi ako mag-upload yan para sa inyo, guys. So, thank you so much, guys. God bless us all. Thank you.